Hello po, sa may mga nais kumuha ng mixer at nagdadalawang isip pa rin sa pagkuha ng mixer. Ito po ang aking review sa aking Broadway BRE series, BRE 8008 ang model. Ito po ay nabili ko sa halagang 6,500 pesos dito lang po sa amin. So bago ko rin po ito na binili, tinignan ko na rin po yung review sa Lazada at saka sa YT, sa YouTube. Okay naman po yung review, so nag-decide na lang din ako na ito ang kunin kasi meron pong competitors ito na mas mahal siya, pero yung effects niya ay echo lang. Ito po ay kakaiba, although mas mura siya, meron na siyang effects, no? Iba't ibang effects. At saka ito po yung sinasabi nilang bago ng Broadway. Ito pong BRE 008 na mixer. So sa ano ko po, sa experience ko ay napakaganda po ng mixer na ito. Kung galing ka po sa Yamaha na clone, tapos nag-ship ka dito sa ganitong mixer na Broadway, talagang mararamdaman mo yung pinagkaiba nila. Mas malinis yung tunog niya, yung feedback sa mic talagang less na less talaga, talagang halos walang feedback, basta maayos pong na-setting ang lahat. Hindi po kasi kagaya ng Yamaha clone ko dati, talagang kahit anong pihit ko, anong adjust ko sa equalizer, talagang andun at andun pa rin yung hissing sound. At saka mahina ang problema pa dun sa Yamaha ko na yun, medyo mahina yung gain niya. So although nakasagad na, talagang mahina pa rin yung mic input, output ko. So dito po ay malayong malayo, bukod sa malinis po yung tumunog, yung mic output ko ay napakalinis at napakalakas din. So yung preamp niya sa mic, at ito po yung sa mic. So sa preamp niya sa mic, talagang malalakas. Malakas talagang preamp niya sa mic. At saka sa isa pa sa gusto ko, yung Yamaha clone ko kasi, once inaangat ko tong main gain niya, nagkakaroon na siya kaagad ng hissing sound. Ito po talagang totally wala ka pong maririnig na hissing sound. At kinagandahan pa rin ito, bukod sa meron siyang effects, meron na rin siyang 7-band na stereographic equalizer, no? Ayan. So kung sakali man wala pa kayong equalizer talaga, yung graphic equalizer na separate, pwede natin gamitin itong 7-band na graphic equalizer niya. Ako po kasi meron na akong equalizer, so hindi ko na po yung ginagamit, so para yung naka-flat na lang. So minsan tinataasan ko rin, kahit papaano, sinusubukan natin, pero mas maganda pa rin yung equalizer na separate na equalizer. Ayan na yung physical look niya, napakaganda naman, at hindi mukhang pipitsugin, hindi mukhang mumurahin. Yung mga knob niya at saka yung mga nakasulat, talagang very detailed, hindi parang ayun na parang pangit ang pagkaka print ng sulat niya. At yung mga knob naman niya mukhang mamahalin. Ayan, at saka yung mga slider niya mukhang mamahalin din, although gumagalaw-galaw siya ng konti, pero okay naman po. Napaka-smooth ng kanyang fader niya. Ito pong fader o yung slide. Talaga, yung gusto ko lang po talagang iparating, yung output niya na napakalinis, walang hissing sound, malakas ang preamp sa mic. Yun po yung number one doon. Lalo na kapag meron kayong, kunyari, gagamitin nyo to for banda or for pang-arkila. Ayan, pwedeng po ito, or for recording. Alam ko po ito ay pwede na pong for recording, pero ayun nga po, kulang po sa experience sa ngayon, pinag-aaralan ko pa, pero talagang masyado akong na-excite na gamitin itong Broadway na mixer na ito. Talagang para sa akin po, napakagandang mixer na ito.
compared natin sa ibang mixer na mas mahal, ito po halos kompleto na, kung halos man o kompletong-kompleto na siya. 8 channel na po, 8 mic na rin siya. So, ayan, nagamit ko na po yung mic niya. At napakaganda at napakalinaw. Walang kahising-hising sound. At ang reverb, napakaganda rin, napakalakas. At yung mga button niya, kagaya ng bass button niya dito po. Kahit konting adjust mo lang, talagang mawifeel mo na yung bass, dalakas. At yung gain knob niya, napakalakas din ng gain knob niya. Konting adjust lang nito, talagang humahataw na. Maganda rin po yung display niya, malinaw din. Ito, kung ayun po, kung nagbabalak po kayo na bumili ng Yamaha clone, no? Hindi ko naman po sinisiraan, pero kung titignan ninyo sa experience ko doon sa FO7, medyo mahina yung gain, no? Actually, noong una medyo malakas ang gain, tapos kalaunan humina na yung gain. So, ayun, kung bibili po kayo ng murang mixer, inire-recommend ko po ang Broadway na brand, na mura. Tapos, mukhang dekalidad pa ang brand. Tapos, nung paggamit ko, alas 4 o 5 oras ko rin siyang gamit. Minsan na hinahawakan ko siya dito sa gilid. Hindi siya nagiinit. Ayun po. Very recommended ko itong mixer na ito. Broadway BRE series. BRE 008, 6,500 pesos po. Pero kung bibili nyo to sa Raon, siguro mas mura pa, baka makuha nyo pa yun ng 5,500 pesos. Alam naman po natin sa Raon, talagang once na bumili ka dyan, talagang mataas ang discount. Pero kapag bumili ka po dito sa mga probinsya, hindi po natin mababawasan yung presyo niya. So, ayun po, basta yung binasa ko na lang, mas mura, same ng price sa Lazada, tsaka dito sa tinake ko na. Ito po yung aking mixer, Broadway BRE series, BRE 008, talagang highly recommended po. So, ayan po, salamat.